Magandang umaga po sa ating mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa ating bagong family worship topic. Nasa 1 John chapter 5 na po tayo, verses 1 to 5. Basahin ko lang po. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Papalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ngayon po ay napakaganda nung topic, kasi nakaraan patungkol sa pag-ibig ng Diyos, kung paano mapapatunayan natin na tayo umiibig sa Kanya, na tayo parte ng Kanyang katawan, ng mga tinubos, ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating kapatid. Ngayon naman, hindi lang yun katibayan na tayo mananampalataya, ngunit isa rin itong garantiya ng ating katagumpayan. Napagandang malaman na yung mga sinasabi sa 1 John chapter 4, basahin po natin muli. Atras lang tayo sa verse 7. Basahin ko lang po. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Yun ay garantiya na ang isang mananampalataya na umiibig sa Diyos at umiibig sa kapwa niya, kapatiran, ay ligtas na, no? Kaya dito sa chapter 5 verse 1, nireiterate ni John by saying everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Hindi lang yung pag-ibig ang garantiya na tayo anak ng Diyos, kundi pati yung ating confession, yung ating pananampalataya. Kung tayo nananampalataya na si Kristo ay na si Jesus ay Kristo o tagapagligtas, ay tayo ay pinanganak ng Diyos, o we are born again, we are regenerated. Only regenerated person can believe that Jesus is the Christ. And in fact, sa book of 1 John ay dito ay hitik na hitik sa mga katotohanan para labanan yung mga maling katuruan ng docetism at ng iba pang mga false teaching. Kaya hindi lang ito comforting sa atin na malaman na tayo mananampalataya, pero isang paalaala rin kung bakit tayo nananampalataya at saan tayo nananampalataya. So ang sabi po dito sa verse 1b, everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. Sinasabi po dito napakalinaw, kung sino nagmamahal sa Ama, meaning kung sino ang believer, ay minamahal niya rin yung mga ibang mananampalataya. Sa madaling salita, meron tayong responsibilidad na ipakita din ng ating pag-ibig sa kapatid bilang ebidensya na mahal natin ang Diyos. So hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Ama, mahal natin ang si Jesucristo, hindi natin pwedeng sabihin na nananampalataya tayo kay Jesucristo na siya'y tagapagligtas bilang isang Mesaya, kung hindi naman natin minamahal kung sino pa ang mga minahal ng Ama, meaning yung ating mga kapatiran. At sabi po dito sa verse 2, by this we know that we love the children of God. Para daw natin malalaman na mahal natin ang mga anak ng Diyos. Napakalinaw po na sinabi that when we love God and obey His commandments. Kapag daw minamahal natin ang Diyos at sinusunod ang Kanyang utos. At ano yung utos? Balikan natin sa 1 John chapter 3. Sabi po dito sa verse 4, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Makikita natin dito yung utos, ito yung batas, ito yung law. At kung sino daw ang hindi gumagawa nun, ay nagkakasala. At ay sa verse 5, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin.
wala daw kasalanan sa Panginoong Jesus nung siya nagpakita. So, pagpunta tayo ulit sa chapter 5 verse 1, sinabi doon, you must believe that Jesus is the Christ. Dito sinasabi sa chapter 3 na you know that He appeared in order to take away sins. That's what Christ did. Yun ang ginawa niya at yun ang pinananampalataya natin. Na tayo lahat, bago natin nakilala ang Panginoon Jesus, tayo ay nagpa-practice ng lawlessness. Unbeliever tayo. Pero hindi tayo nananatiling unbeliever and lawless people or sin, nag-indulge sa sin. Dahil, sabi doon, sa verse 5, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. And in verse 6, no one who abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. Makita natin dito na yung sumusunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Kanya at pinakikita lang dito ulit, nire-reiterate hanggang sa kaduluduluhan ng 1 John. Sinasabi niya, pinapaalala na kung sasabihin mo ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka nananatili sa kasalanan. Punta na tayo. Ano yung, paano tayo hindi nananatili sa kasalanan? Ano yung sinasabing sumusunod tayo sa utos ng Diyos as mentioned in 1 John chapter 5? In verse 11 ng 1 John chapter 3, sabi dito, for this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another. Ito yung utos. Ito yung mensahe. In verse 16, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in need, in deed and in truth. Napakagandang paalaala, no? In chapter 5, binabalik niya. Sabi dito, sa binasa natin kanina, by this we know that we love the children of God. Pag daw natin malaman na mahal natin ang mga anak ng Diyos, kapag minamahal natin ang Diyos, at sa binasa natin kanina, sabi dito, and obey His commandments. Ang commandments niya, to love not in action, not in words, but in deed. Na may practical application to. Hindi ito abstract. Kaya dapat pinararanas, pinadadama natin sa ating mga kapatid. Sa verse 3 ng 1 John chapter 5, for this is the love of God, that we keep His commandments. What does it mean that this is the love of God? Binasa natin kanina sa chapter 3 in verse 16, na nilaid down niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At sabi doon, we ought to lay down our lives for our brothers, for our sisters. Napakaganda na malaman na hindi niya tayo iniwan ng instruction lang na hindi natin alam paano gagawin. Pero literal, may sinabi siya kung paano gagawin. And that is the sacrifice that we must do for our brothers and sisters. Self-sacrifice. And this means, hindi mo unahin ang sarili mo, kundi ang pangangailangan ng kapatid mo. Sa chapter 5 verse 3b, and His commandments are not burdensome. Hindi daw mabigat ang kanyang mga utos. Sa Matthew 11:30, sabi po dito, simulan natin sa verse 28. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi sa binasa natin kanina, hindi yun mabigat. Magaan lang ang kanyang pamato at ang kanyang kabigatan. Bakit? In comparison sa labor natin at sa kabigatan dinadala natin, ano yung nililabor natin? Sabi sa salita ng Diyos, for the wages of sin is death. We labor, we toil, we work hard for sin, or in sinning, we sweat. And we, as human beings, sa lahat ng sangkatauhan, sabi ni John MacArthur, we are sweating on our way to hell. Ang mga tao ay nagpapawis papunta sa impyerno. Bakit? Because sin is hard work. Nakakapagod. Heavy labor yun. Naalala nyo, o kung hindi nyo pa alam,
kapag may parusa nung araw, ngayon hindi ko alam kung ganito pa rin yung nangyayari sa mga hukuman. Pag may sentensya, halimbawa, reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. At meron doon naka-stipulate na and 10 years of hard labor. Ayan. Nakalagay doon, 10 years of hard labor. Bakit? Habang ikaw ay nakakulong, pakikinabang nila yung best lives, ay yung pinaka-prime ng pangangatawan mo para pakinabangan ka sa mga labor works. So may mga preso, ginagamit sila para pagtrabahuin sa mga labor camps. Isa sa mga ginagawa dito dati sa Pilipinas, ewan ko kung nangyayari pa rin, alam niyo yung mga quarry, yung mga nag-mine ng graba, mga ganon. Nung araw, wala pang machineries. At pagka kailangan nila ng tagatibag ng bato, dinadala nila yung mga preso sa tibagan at sila yung nagmamaso ng mga bato. Mula sa mga malalaking bato, paliliitin to sa graba. Nakita na siguro kayo ng graba. Imagine, yung bato na yun, minsan bundok. Bundok ng bato, and buong buhay nila, titibagin nila yun at papaliitin na kasing liit ng mga graba. That's hard work. And ang gumagawa nun mga preso. So being as a prisoner of sin, being under the dominion of sin, hindi yun masaya. Akala natin nag-enjoy tayo, but sin is hard work, nakakapagod. At ang ending nun, kamatayan. Walang kawala doon. Wala kang kakayanan na makatakas o makalaya. Unless, sinabi kanina sa binasa natin, you believe that Jesus Christ has been born of, that Jesus is the Christ, the Son of the Living God. At makikita natin dito sa John chapter 1 verse 12, punta po tayo dito. But to all who did receive Him and believed in His name, He gave the right to become children of God. Verse 13, who were born not of blood, nor of will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kung hindi tayo niligtas ng Diyos, kung hindi tayo niligtas ni Jesucristo, kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, nalibing at buhay mag-uli, wala tayong kapag-apag-asa. Tayo alipin ng kasalanan. And we will spend the rest of our lives in hard labor and sin. Pero salamat na lang sa salita ng Diyos na pinaalala sa atin. And His commandments are not burdensome. In fact, He said in Matthew 11:28, come to me, all who labor and heavily laden, and I will give you rest. Lumapit kayong mga napapagal at napapagod at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. To rest in God's love is to believe in Jesus Christ and what He has done on the cross. Sabi niya sa verse 29, Matthew 11:30, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Kuhain yung pamatok ko at matuto kayo sa akin. Sa mga Saduceo, Pariseo, sa mga scribes, eskriba, nung panahon na to, nung binanggit ni Jesucristo, ito yung binabanggit niya sa mga Hudyo na sinasabi na napapagod na sila sa apostate Judaistic religion. It's a religion of works. Kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan para ikay maligtas. At hindi pa sila nakontento itong mga false teachers at false prophets na to, mga wolves in sheep's clothing, dinagdagan pa nila ng kabigatan ang mga batas ng Panginoon. But if you will encapsulate the law of God, it's not hard. Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Why? Because to obey God, sabi doon, is to love Him and love His children. To love Him and love His children. It's hard for those who are not believers. Mahirap yun kasi imposibleng magmahal sila. Imposibleng gawin nila yung genuine na pagmamahal. Pero sa ating mga mananampalataya, His commandments are not burdensome. Hindi ito kabigatan. In 1 John chapter 5, diretso natin sa verse 4, for everyone who has been born of God overcomes the world.
And this is the victory that's overcome the world, our faith. What does it mean? In 1 John 3 verse 9, ano bang sabi? No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and they cannot keep on sinning because he has been born of God. By this it is evident who are children of God and who are children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. So napakalinaw po. Napakalinaw kung ano yung kabigatan at kagaanan. Yung kabigatan ay napaka-imposibleng magmahal ka. Napaka-imposibleng sumunod ka sa Diyos. Hindi mo mapagtatagumpayan ang kamunduhan. Bakit? Sapagkat ikay alipin ng kasalanan. Ikay alipin, hindi ka anak. Kaya susunod ka lang sa inuutos ng iyong master o ng iyong amo na kasalanan. Now, in 1 John chapter 4, verse 4, sabi dito, "Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error." With all the false teachings and all the persecution dinadaanan ng mga mananampalataya in their time, pati sa atin, the gospel is still being attacked. Minsan nakakapanghina. Parang mas maingay, mas malakas ang mundo. Pero hindi. May pangako ang Panginoong Jesucristo at ito yung pinanampalatayanan ni Juan na ipinapasa niya sa mga tagapagbasa ng kanyang sulat. In John chapter 16, verse 33, "I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation." In other version, "In the world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Kanina, dear children, you have overcome the world. "For greater is he that is in you than he that is in the world." Lahat yun ay nanggagaling sa sinabi ni Jesucristo na napagtagumpayan na ni Kristo ang mundo. At ano itong sinasabi na pagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo na mundo? Ano ba yung mundo? Balikan po natin ang sinasabi sa 1 John chapter 2, atras lang tayo, verse 15. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world," ito na, yung pinagtagumpayan ni Jesucristo, na pinagtagumpayan din ng mga anak niya, ng anak ng Diyos. "For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father but is from the world." Yun daw ang napagtagumpayan ni Jesucristo at napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. And this is the bane of our existence. Ito yung talagang nagpapabagsak, nag-aalipin sa mga tao. Alipin tayo Alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng mga desires natin before we were saved. Bago tayo niligtas ng Panginoon, wala tayong magawa. Pipiliin lang natin kung anong kasalanan ang susundin natin. Hindi natin malabanan ang kasalanan. Pero salamat sa Diyos. Sabi niya, napagtagumpayan niya na ang mundo. At sinabi ni Juan, napagtagumpayan niyo na ang mundo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa verse 17, "And the world is passing away along with its desires, but whoever does, who does the will of God abides forever." Kung sino daw gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili. Hindi ba't napakagandang malaman bakit tayo mananatili sa Panginoon? Dahil napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo ang laban. Sabi sa verse 4, balik tayo sa chapter 5 verse 4, "For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world." Ano daw yung nagpagtagumpay sa atin sa mundo? Ang ating pananampalataya. Tignan po natin sa 1 Corinthians 15 verse 57. "But thanks be to God who gives us the victory
victory through our Lord Jesus Christ. Sino daw nagbibigay sa atin ng katagumpayan? Sa pamagitan ni Jesucristo. Thanks be to God who gives us victory through Christ Jesus our Lord. In Ephesians chapter 6 verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And that's our victory. Before we cannot fight, we cannot battle against sin. Pero ngayon, we can, sabi do, in which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. May laban na tayo mga kapatid. Hindi tayo talunan. May pananagumpay tayo kay Kristo Jesus. At ano yun? The shield of faith. Ang ating pananampalataya. Saan ang gagaling ating pananampalataya? Sabi sa Ephesians chapter 4, ay chapter 2. For we are saved by grace through faith. It is a gift. Not by works so that no one can boast. Ito yung pananampalatayang niregalo sa atin ng Panginoon. Ang biyaya niya. So ang pananampalataya natin ay hindi sa ating sarili, kundi pananampalataya natin nagmumula sa Diyos at para sa Diyos at patungkol sa Diyos. Yun ang nagpanalo sa atin. In verse 5, who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Sino daw nanagumpay sa mundong ito? Yun lamang nananampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos. 1 John chapter 4, atras tayo, sabi dito sa verse 15, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. Grabe yun mga kapatid. Kaya tayo nagtatagumpay. Kaya tayo nananalo sa kasalanan. Ngayon, kapatid, baka naiisip mo, talunan ka. Naiisip mo na may kasalanan kang hindi mapagtagumpayan. Paulit-ulit mong ginagawa. Kasalanan na hindi mo matalo-talo. Sabihin ko sa iyo kapatid, napagtagumpayan na ni Kristo Jesus ang kasalanan at ang kamatayan. Anong kailangan natin gawin? We have to be reminded. If we are part of God's children, if we believe that Jesus is Christ, if we believe that he was buried, he was crucified, he died, he was buried, and after 3 days he rose again. If we believe those things, ano kailangan gawin natin? Kailangan nating lumaban sa kasalanan. Kailangan nating managumpay. The only reason kung bakit hindi ka nananagumpay, dahil yung pananampalataya mo, yan ang inaatake ng kaaway. Paano? Pinanghihina ka sa iyong pananampalataya sa pamamagitan ng kasalanan. The things, the sins that you commit ay mga simptomas na lang yan ng mas malaking problema. Pag tayo bumabagsak sa kasalanan, yun na yung resulta ng unang atake ng kaaway sa atin. Anong inaatake niya sa atin? Ang ating pananampalataya. Eh yung pananampalataya natin ang ating kalasag, sabi, the shield of faith in which we can extinguish the flaming darts of Satan. Kaya yun ang unang babanatan sa atin. Kaya ayaw kang hayaan ng demonyo na makapag-family worship, ayaw kanyang hayaan makapakinig ng salita ng Diyos, ayaw kanyang hayaan makapag-devotion, ayaw kanyang hayaan makapag-private reading, makapag-private study, ayaw kanyang hayaan. Basically, pinipigilan niya lahat ng paraan, lahat ng biyaya o paraan ng biyaya para lumakas ang iyong pananampalataya. Kasi yun ang depensa natin sa Kanya. At paano ba lumalakas ang ating pananampalataya? Anong sabi ng salita ng Diyos? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya huwag ka magtaka kapatid kung ikaw ay nanghihina at bumabagsak sa kasalanan ng paulit-ulit. Malamang sa malamang, yung pananampalataya mo ay gamunggo na lang. Napakaliit na. Kung meron ka mang shield of faith, yung shield mo, eh baka gapiso na lang. Wala na siyang ma-extinguish na darts or flaming arrows ng enemy. So ang kanong kailangan, palakihin natin, palaguin natin ang ating pananampalataya sa pakaparaanan ng biyaya. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, doon lumalakas, lumalago ang ating pananampalataya at yun ang dahilan kung bakit tayo nananagumpay
Basahin ko po ulit sa dulo, sa verse 5. 1 John chapter 5, verse 5. Who is it that overcomes the world? Sino daw ang nananagumpay sa mundo? Except the one who believes that Jesus is the Son of God. Kung sino na nanampalataya na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. That faith that Jesus Christ is the Son of God means a lot. It speaks volume of our devotion to Christ. That if we believe that Jesus is the Son of God, we believe that He is our Savior. If we believe that Jesus Christ is the Son of God, we believe that He is Lord. Siya ang Panginoon. Therefore, susundin natin kung ano ang kanyang utos, anong commandment niya. And what is His commandment? To love our brothers and our sisters and to love God. Parang titignan natin, napakasimple, no? Pero it took John 5 chapters, no? To this point, makita natin na sa chapter 5 verse 1 to 5, dito niya pinakita na kung ano yung pananagumpay. Saan to nagsimula, mga kapatid? Lahat ng sinabi ni Kristo about commandments, about His love, about loving His brother, our brothers and our sisters, about hating the world, about overcoming the world, about taking His yoke upon Him. Ito ay ipiniliwanag ni Juan in 5 chapters. Lahat ito ay natutunan niya kay Kristo. That's why he was called John the Beloved. Ito ay natutunan niya sa mga katuruan ni Jesucristo na nagpalago sa kanyang pananampalataya. For there is no reason na mananagumpay si Juan. Walang rason na may susulat nito mga kataga at mga titik na nandirito kung hindi niya ginawa na-achieve yung mga sinasabi ni Christ. Kung hindi niya nagawa mahalin ang kapwa niya, kung hindi niya nagawa na mahalin ang Panginoon sa Kristo. Sabi nga, siya yung apostol na nakahilig, naka-rest sa chest ni Christ. So his affection is evident. His love is evident. At ito yung tinuturo niya sa mga mananampalataya back then and in our present time. Mahalin natin ang isa't isa. Grabe mga kapatid, kung ma-realize lang natin, if we will evaluate ourselves, am I loving the brethren? Am I loving my brothers and sisters? Now that commandment is not fulfilled by just one act of love. But rather makita natin na si Jesucristo ang example ng pag-ibig. The random act of one-time act of love ni Christ transcended eternity. Ngayon bilang mananampalataya, hindi naman tayo kagaya ni Kristo na Diyos. That's why ang pag-ibig natin ay kailangan nating i-extend. It should materialize. Kailangan itong maparamdam, maparanas, magawa, maipakita, ma-display, mag-manifest sa atin. Kailangan itong maging evident sa ating mga mananampalataya. So hindi lang siya abstract idea, hindi lamang siya commandment na hindi natin kayang gawin, pero hindi, sinabi niya, napagtagumpayan niya na ang mundo at napagtagumpayan na rin natin ang mundo. So, in conclusion, mga kapatid, tayo ay magmahal. Not only in words, but in action. Ngayon po, dadako tayo sa ating insights and questions. Thank you so much.